What's up mga boss? Boss A again and welcome to my YouTube channel. Ayan, so for today's video, ayan, papakita ko sa inyo kasi nahirapan ako simula nung binaba ko si Bitoy. Hindi ko na nagagamit yung side stand niya. Syempre yung stock na side stand ni Honda Beat natin is mahaba since nilowered natin siya, binaba natin siya. So, syempre hindi na natin yun magagamit. Magagamit na lang tayo palagi ng center stand and hindi naman sa lahat ng pagpaparka natin or sa lahat ng parking space na paglalagyan natin sa motor is pantay. So minsan kailangan talaga natin gamitin yung ating side stand. Since yung side stand ni Bitoy na stock is mahaba, kailangan ko din siyang palitan ng mas maigsi. So meron ako nabili sa Shopee. Ayan, so ito. So aftermarket na side stand. Ayan, so ang brand niya is Shark King. Ilalagay ko doon sa description box yung link no shop na napagbilhan ko. So okay naman siya, maayos din naman kausap yung seller and mabilis din naman na ship sa akin. So siguro tatanungin ng iba na pag pinalitan ko ba nito yung ating stock na side stand, magagamit pa rin ba yung kill switch doon sa side stand natin? So yun ang aabangan nyo mga boss. So without further ado, pakita natin sa inyo kung paano palitan ng side stand si Bitoy at gumagana pa rin ba yung side stand kill switch. So eto mga boss yung stock na side stand ni Bitoy. So ayan, so kita niyo naman naka-center stand pa siya pero malapit na sumayad yung side stand niya. So pag ibinaba natin yung center stand niya talaga, so maglilin siya papunta dun sa right side ng motor. So hindi talaga natin pwedeng gamitin yung side stand na kasi mababa na si Bitoy and mahaba yung side stand. So kailangan lang naman natin para mabaklas ito 8mm tsaka 14mm. Pagkatanggal mo nito, ito yung mismong switch ng side stand, meron yung 14mm doon sa kabila, sa ilalim yan. Tatanggalin mo lang yan and then tanggalin mo tong spring. Yun, madidismantle mo na tong side stand natin. So pakita ko sa inyo mga boss. So una, tatanggalin natin tong 8mm. Ito yung pinaka switch niya boss. Ayan, so kailangan muna nating tanggalin tong spring para magkaroon ng access. Matanggal natin yung switch. So kailangan ko dyan, siguro kahit long nose, pwede na yan. Tapos, yan, matatanggal nyo na tong switch. So, yung switch, lalagay nyo muna dyan sa side. So, ito yung 14mm natin na bolt. So, tatanggalin nyo lang yan. Then, matatanggal nyo na yung mismong stand. So dahil yung lalagyan natin ng stand ay meron pa naman siyang grasa. Ayan, madami pa nga. So hindi ko na siya kailangang dagdagan pa ng grasa. So okay pa naman yan. So ito, testingin na natin ikabit tong nabili nating side stand. So actually, mahaba pa rin to eh kasi meron tong extension. So ang gagawin natin, tatanggalin na natin to. Ito na lang yung mismong ititira natin para umigse. Tanggalin natin.
Yeah, so same procedure lang yung side nung side stand na meron siyang thread. Ito 'yon. Yan, so makikita niyo sa video. So yun din yung ilalagay niyo dun sa ilalim. Dun sa bottom side. Tapos itong bolt, yung may thread din na side, yun yung mag-hold sa kanya dun sa kabilang side. So ganun lang din, parang kung paano natin tinanggal yung stuck na stand. Ganun lang din yung procedure. So ito mga boss, pakita ko sa inyo. So pag nakabit nyo na yan, pwede nyo nang ibalik yung switch. Ito yun, yung side stand kill switch. So lalagay nyo lang siya dito. So meron naman siyang guide kung paano siya ibabalik. Ayan. Tapos ibabalik nyo lang ulit yung 8mm na bolt. Kita nyo lang mga boss. Tama, mahigpit lang para hindi mapasag. And then, pag nakabit nyo na, yan, pabalik nyo na yung spring. So ayan mga boss, testingin natin kung gagana yung kill switch niya. I-on ko si Bitoy. So tingnan natin kung mamamatay siya. Yun, so success. Gumagana pa rin yung kill switch niya. So ayun mga boss, so napalitan na natin yung side stand ni Bitoy ng mas maigse, aftermarket. So yun nga, nilagay ko naman doon sa description box yung link sa Shopee. Pwede kayo mag-order. So success! Gumagana pa rin yung side stand kill switch ni Bitoy after natin palitan ng aftermarket na side stand. So ride safe mga boss, ingat!